love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Magandang araw pong muli, mga kapatid. At welcome back sa ating munting channel. Ang ibabahagi ko po ngayon sa inyo ay ang mga kahoy na may bertud na kapag nakita nyo ay kuhanin nyo na agad. Muli po ay maraming salamat sa lahat po ng ating subscriber at sa mga hindi pa po mga nakasubscribe ay pindutin nyo lang po yung subscribe button at pindutin ang bell icon para ma-update po kayo sa mga susunod pa nating mga upload na video. Salamat po. Ang ating mundo ay mahiwaga sa lahat ng bagay at pagkakataon. May mga bagay na hindi naman natin agad maipaliwanag at minsan natutuklasan natin ito sa pagpasok natin sa mundo ng espiritual. Sa mundo ng agimat at anting, ay may mga agimat na hindi natin sinasadya na makaharap. Ngunit kung hindi natin alam na may mga bertud dito, ay hindi natin ito mabibigyan ng halaga hanggang sa mabaliwala na ito. Ayon sa matatanda, ang ilan sa mga rebelding grupo na lumalaban sa ating gobyerno ay nagtataglay din ng iba't ibang galing o bertud na mula sa kalikasan na nagagamit nila sa labanan upang makaiwas sila sa tiyak na kapahamakan. Marami dito ay nakukuha nila sa pagtigil at pamamalagi nila sa bundok at mga ilog na siyang ginagawa nilang taguan at pinagkukunan nila ng pangangailangan upang sila'y manatiling lihim sa karamihan. Ang ilan sa mga agimat nilang iniingatan ay mga ordinaryo lamang kung titingnan, subalit may mga taglay na kapangyarihan. Ang isa sa tinutukoy ko na ordinaryong kahoy na may bertud ay ang kahoy na makikita niyong lumulutang sa agos ng tubig ngunit hindi siya naaanod o lumalaban siya sa agos ng tubig. Ito'y makikita sa mga ilog o sa mga anyong tubig na umaagos o umaandar. Kapag nakakita kayo ng ganito, anumang hugis niya o laki, ay kunin ninyo at ingatan. Bihira ang pinagkakalooban na makakita ng ganito at siguraduhin nyo lang na kusa itong lumalaban sa agos na walang pumipigil sa kanya upang hindi siya matangay ng agos ng tubig. Ang katulad nito ay ang buto ng itim na pusa na kapag inihagis mo sa umaagos na tubig at kung alin ang buto na lumalaban sa agos ng tubig ay yun ang may bertud na dapat mong ingatan. Taglay ng mga agimat na ito ang galing sa tagabulag at haba ng buhay. Hindi ka din basta mahuhuli kung may taglay kang agimat na ganito. Ang isa pa sa mabisang kahoy na kapag nakita nyo ay kunin nyo agad ay ang kahoy na makikita nyo sa ilalim ng tubig na nakatayo kahit hindi naman siya nakatusok sa ilalim o sa lupa. Bihira din ang pinagkakalooban nito na makatagpo at magkaroon ng gamit na katulad nito. Taglay ng kahoy na ito ang bertud sa lakas at tibay sa labanan. Mahusay din ito sa bala na parang nalulusaw ang bala na nagiging tubig bago tumama sa kahoy na ito. Ayon sa matatandang kwento, may isang leader daw noon ng rebelding grupo ang tumatayo at tumaharap sa labanan. Pagkatapos daw ng inkwentro, ay parang basang-basa ang damit na parang binasa ng ulan at kahit daw may katandaan na ay matikas pa rin itong lumakad at malakas ang katawan. Sinasabing taglay daw nito ang nakuhang kahoy na tumatayo sa ilalim ng tubig.
Sa ngayon ay halos ilan na lamang ang nagtatangan at nakakaalam na may mga agimat na ganito na binibigay ng kalikasan. Hindi lamang mga dignum at mga sagradong kahoy o mutya ang may bertud ng kalikasan. Minsan ay nagpapanggap ito na ordinaryo upang hindi mapansin na naghahanap at mapapunta sila sa gusto nilang pagkalooban. Ingatan natin at pangalagaan ang ating kalikasan upang balang araw tayo din ay mapagkalooban.